Okay, no more navy. Thank you po. Yes, salamat, Jomar. Maraming yes, salamat po, Nanay Corazon, nakaabot kayo. Okay, thank you po. Alam niyo si Nanay Cora, ang layo ng, nasa island yun nakatira eh, kaya hirap yes, yung yes. kanyang environment. But, you know, we'd like to commend Nanay Cora kasi palagi siyang nag-a-attend, di ba po, Nanay? So, maraming salamat po sa pag-lead ng prayer ngayong umaga. So, magandang umaga, mga kaiska, no? At dahil tayo ay mga Iska Parate member, ang tatak natin ay tatak, sikap, di ba? Sumisikap, sumusulong, sumusugod sa anumang mga darating sa araw. Kaya ngayong umagang ito ay maraming salamat sa inyong pag-sikap na tumalo sa sesyong namin na marami kayong mga ginagawa, di ba? But you try to find time to be with us kasi palagi din namin kayong kinukulit. Umaten po kayo kasi para po sa inyo ito. Kaya I will wave and welcome all of you to our session this morning, yung mga nasa Zoom. Ito po, virtual. You are seeing me and hopefully mamaya buksan nyo yung inyong mga pag nagre-recite kayo para nakikita din namin kayo dito sa ating venue, no, yung sa virtual venue. We welcome ko rin yung mga participants natin, yung palaging sumasama sa atin, tumataguyod sa session natin, yung mga sa FB live stream. Thank you for always joining us. At yung mga adapters natin, kung sila ay nandito. Teka, nawala yung boses ko. Good morning po. Sorry. Okay. Iba na talaga pag matanda, ano? Okay, so good morning. Salamat sa inyong walang sawang pagdalo sa aming session. Okay. Today, ang topic po natin ay digital promotion ng iyong Iska Parate store. At second batch na po ito. Sabi nga ng ating speaker, na kilalang kilala nyo na, pero mamaya ipapakilala ko pa siya ng mas malalim. Kahit ilang sessions gagawin niya, no? Nitong maririnig ninyo ngayong araw. At siguro kung may kaibigan kayo at nagtanong na kayo ano bang nangyari sa batch 1, I am sure marami kayong narinig na maganda. Maganda dahil mapapalawak ang inyong negosyo. Ba? Bakit ba namin binibigay ito sa inyo, itong session na ito? Well, of course, there's the side benefit na para manalo kayo sa pa-contest natin, no? Yung promote yung Iska Parate contest. Pero side effect lang yun eh, kasi ang tunay na benepisyo na makukuha ninyo for attending this workshop is matutunan ninyo paano ba ma-promote yung tindahan ninyo sa Iska Parate platform, di ba? Pwede bang i-forward lang yung link? Yun na ba yun? Naku, mamaya ma-realize ninyo, hindi pala enough yun. Dapat pala ganito ang ginagawa. And yung lahat na yun, ibibigay yun ng tip sa inyo mamaya, no? In other words, magiging targeted yung efforts natin para ma-broadcast ninyo yung inyong tindahan sa online, sa digital space. At pag binobroadcast ninyo yung tindahan ninyo, di mas marami nang ma-inform na meron pala kayong ganitong produkto. Kaya yan ang kagandahan nitong session na ito. Kaya sana advertise pa natin itong session na ito to the others because willing naman kami to have another session of this kahit every month we'll have one session. Kasi para talaga ito sa inyo na mapalawak ang inyong negosyo at mapaganda ang buhay natin. Diba? Okay. So, meron po akong good news sa inyo po na nandito ngayon.
na mag-a-attend nitong session na ito at tatapusin itong session na ito. Right now, meron ng 29 sa ating room, no? We hope the others will catch up because those who will attend and finish the session, meron silang matatanggap na benepisyo galing sa PBSP, Philippine Business for Social Progress, no? May ang PBSP ay nagbigay ng grant sa mga mag-attend at magtatapos ng session, bibigyan ng 200 peso internet load allowance na ibibigay sa inyong GCash account. So mamaya ipapaliwanag ko rin kung paano ba ninyo makukuha itong 200 peso internet load allowance. So siguro dapat nandito si Miss Jo, no? Si Ate Jo, Miss Jo Natividad, okay? Hindi natin siya makakasama ngayong umaga kasi nagka-campaign sila for more members sa Escaparate, no? Kita niyo 'yan. So lumalaki tayo. We just started with 33 and I think 2 weeks ago, we had a 1,500th member na ng Escaparate. So marami pa silang darating. Kaya bago sila dumating, abay dapat mauna na kayo, right? Na matutunan paano ba i-promote yung inyong tindahan sa Escaparate. Kasi mas marami nang darating na mga members. So, kaya ini-invite namin kayo dito sa session na ito. So, with that, I would like to say good morning and welcome to this session. So, next slide, please. Yeah. Ito, nakita na ito ng iba, pero bilisan ko lang, no? Bilisan ko. Yung naka-yellow dyan, ibig sabihin tapos na. Yung batch 1 ng digital promotion, tapos na. At yung product design and development, this was last Wednesday sa PTTC DTI. Tapos na rin yan. Kaya tinitingnan natin ngayon ang susunod na seminar, which is on August 20, kumikita ba ako? No? Attend po kayo nito dahil tuturuan kayo paano ba yung simpleng bookkeeping lang. No? Para malaman nyo ano ba sa dami ng ginagawa ko, may kita ba ako? At saka module 5 po ito ng CIP. Ang gusto ko lang i-emphasize dito, on-site po ito and Zoom. On-site, ibig sabihin sa opisina po ng Escaparate, hindi po sa PTTC, sa Escaparate office, dyan po sa Mandaluyong at in-announce na po namin ito. Ini-invite po namin kayo na bumalik na sa face-to-face session kasi ibang-iba talaga. Pag face-to-face ang interaction ay napakaganda. No? Kaya balikan niyo po itong session na ito na online, face-to-face na. And para maengganyo kayo, yung a-attend ng on-site, merong bibigay ang PBSP na grant din na transportation allowance at saka yung snacks, no? And ang kabuuan nito ay 200 pesos na grant ng PBSP. Ngayon, yung mga taga-probinsya, sasabihin din naman kami pwedeng makapunta dyan, may biyahe, magbarko, mag-eroplano. Okay, don't worry, the session will still reach you via Zoom. So we need to know if you're attending on-site sa office para we can prepare the proper logistics or Zoom. Okay, so that's August 20. And then August 24 is a Wednesday, babalik yung mga doctors every month they're with us. For the month of August, ang topic nila ay depression. So, ito yung session ng mga UST doctors. Okay. On August 29, it's a Monday, but it's a holiday, babalik din ang food safety and hygiene. Those who missed this last March will have the opportunity to attend this kasi napaka-importante nitong session na ito, especially for those who are in the food business. No? We'll have Alvin Marcelo and Ziggy Falonco, and they're with McDonald's. Okay? Next slide, please. Ito, session reminders. Bilisan ko lang at narinig nyo na rin po ito sa akin, but baka there are first-timers. Yung number one, natutuwa kami. Mukhang conscious na kayo about your microphone and your camera kasi hindi na namin kayo masyadong tinatawag ang pansin. But just take note of that always.
And then yung chat box, ayan, ginagamit nyo na rin yan palagi. So we continue to invite you to use that, your notebook, kasi ang daming tips na ibibigay ngayon ang ating speaker. May picture-picture tayo bago tayo matapos. And then the feedback questionnaire and response, which is important for your certificate. And then number 6, GCash. Sabi ko nga, lahat ng a-attend nitong session na ito ngayong umaga at tapos ng session ay bibigyan ng grant ng PBSP via internet load allowance sa inyong GCash account. Kaya kailangan ipadala ninyo sa amin via Jomar Santos yung GCash account number ninyo. Ngayon, baka nagbago ang pangalan nyo, nagbago ang GCash account number nyo, sasabihin nyo yun sa amin. Pero pag wala namang pagbabago at nasa record, naka-enjoy na kayo ng GCash from PBSP before, then you just put the same. No? The same with what we have on file. Okay po ah? Sige po. Wala po kayong sound. Okay. Meron ba akong sound? Hello? Meron po. Okay. So, meron po. Meron kasing nanay, baka yung connection po. Sige. Okay. Next slide, please. Eto na. Yung ating speaker ngayong umaga ay hindi na bago sa ating pangdinig, no? Yun nga lang, ang palagi nyo lang naririnig, siya yung ating principal founder, vice chairman, and CEO of iskaparate.com. Yun lang na naririnig nyo. But actually, ang daming accomplishments, achievements, activities, itong si Mr. Joey Bermudez, no? At kung sasabihin ko lahat dito at ipapakita ko sa inyo, ang daming slides noon, i-cut na lang natin into one slide. Ano po? So, right now, he is also the founding chairman and CEO of Maybridge Financial Group, both here in the Philippines and in Canada, where he and his family are based. Okay? Pero kahit nandun siya sa malayo, parang feel na feel natin siya because any message that we get from him, it immediately gets responded. Okay, formerly, he was the president and CEO of Philippine Veterans Bank and China Trust Commercial Bank. He was also the past president of the Management Association of the Philippines. And he was former senior bank executive as COO or head of a business segment ng Philippine Savings Bank, Solid Bank, Standard Chartered Bank, and PCI Bank. No, diyan kami nagsama ng matagal ni Mr. Joey and ni Joe Natividad. So, di ba kulang na lang ng bangko niya ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Who knows, one day he gets to be invited to be the Central Bank Governor. Okay? Now, for his experience, educational background. He finished his Bachelor of Science in Commerce, Accounting major from the Tiger University, UST. Okay. And he has a Master in Business Administration, candidate from De La Salle University, and has a Master in Business Administration from University of Asia and Pacific, or UANP. He attended the Strategic Business Economics Program of UANP, and he attended the Global Bankers Program Foster School of Business from the University of Washington. He is a CPA, he is a tatay, and he has 5 kids, 4 na guwapings, at isang magandang dilag. Okay. So, as a person, kilala ko si Joey kasi matagal kaming nagsama both sa China Trust Commercial Bank at saka sa PCI Bank. Si Joey, no, pag may mga convention kami or meron kaming programs, pwede na siyang sa likod lang umupo. No? Ayaw niya kasi yung fanfare. So tahimik lang siya, doon na yan siya sa likod, ganyan. But wait till he opens his mouth because talagang marami kang matutunan sa kanya. And so this morning, marami tayong makukuha sa kanya.
Let us all welcome Mr. Joey Bermudez, our Principal Founder, Vice Chairman, and CEO. Palakpakan po natin or mag-react po tayo dyan ng thumbs up, puso. Good morning, everyone. Gandang umaga sa inyong lahat. Gandang umaga, Evie. Salamat sa introduction mo. Parang hindi na iba yun sa introduction ni Herodes kay St. John the Baptist bago siya pugutan ng ulo. Pero natutuwa naman ako na maraming naka-attend ngayon. Pinangako ko na sa sarili ko na pipilitin ko ma-improve yung last presentation ko. Sabi ko kay Evie, mukhang hindi ako masyadong organisado, no? Although nag-prepare naman ako. Pero siguro na meron akong konting insecurity dahil ang title, Digital Promotion, eh hindi naman ako eksperto sa digital marketing o digital selling. Kaya lang ako nag-volunteer, magsalita, eh para maipaliwanag ko yung importansya nung pagpapaalam sa publiko ng inyong Escaparate store. Okay. So, ayahan niyo po ako mag-share ng screen para akin namang ma-manage yung aking oras. Jomar, hingin lang ako ng permiso to share my screen. Yes po, sir. Okay. Okay na po, sir. Kikita na ba ng lahat yung aking screen? Yes. Paki-slideshow okay. Lang. Slideshow. Yan. Okay. 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 Ito eh sulyap session. Kasi hindi ito yung kabuuan ng kaalaman sa digital promotion o digital marketing o digital selling. Dahil napakalawak na field o larangan ng kaalaman yan eh. Yung maraming naipamahagi na sa inyong kaalaman, si JB Borromeo, no? Yung naging speaker natin sa digital marketing. Sana naka-attend kayo ng kanyang sessions. Nakatatlong session yata siya, no? At napakaganda ng kanyang mga sinabi, no? Talagang malaking tulong dun sa mga nanay at tatay na nasa Escaparate. So yung sa akin ngayon, eh pahapyaw lang, maliit na bahagi ng digital promotion. Pero sana makatulong din kahit papano. No? Pero bago ako tumungo doon sa subject na yon, akbang lang tayo paatras, isang akbang lang. Ano ang Escaparate brand? Magdadalawang taon na tayo, September 8, 2020, nung itinatag tayo. Nag-umpisa tayo ng 33 nanay. No? At yung dalawa pa doon, umalis kasi nagsara yung kanyang negosyo, yung isa naman nag-abroad. No? So ganun na talaga ang sitwasyon ng mga micro-entrepreneur. Napaka-vulnerable, napaka-susceptible nila sa mga economic difficulties. No? So tinatanggap natin yan na bilang realidad. No? So ngayon, lampas na tayo ng 1,500, halos 1,600 vendors na tayo sa Escaparate. Madalas itanong sa amin, ano ba ang gusto nyong maging mukha ng buong platform ninyo sa publiko? In other words, pag nababanggit yung Escaparate, ano ang gusto nyong mabuo dun sa kaisipan ng mga nakakarinig ng Escaparate? Tatlong bagay yan, no? Isa, local. Dahil hindi naman tayo tumatanggap dito ng mga importer ng mga gamit o kung ano-ano man sa mga ibang bansa at ilalagay sa online platform para makapagbenta ng walang masyadong gastos. Local lang lahat ng ating mga vendor dito. Pangalawa, homemade. Dahil ito nga eh, mga one-woman operation, mga nanay, nagtatrabaho sa bahay, nandun ang kanilang produksyon, kaya homemade. Pangatlo, authentic. In other words, tapat.
So yung mga nagtitinda sa iskaparate ay tapat. Bakit nasabi nating tapat? Dahil kabuuan ng iskaparate, 90% ay mga nanay, no? May 10% na mga tatay, mga kuya, mga babae na hindi pa nag-aasawa, wala pang anak. Pero ang 90% nanay. Kaya ang mga produkto nila tapat. Kasi kung ikaw ay kakain ng niluto ng nanay mo, sigurado ka hindi ka niya lalasunin. Di ba? Tsaka sigurado ka pinag-ingatan niya yung paggawa ng pagkain. Dahil nanay yan eh, ganyan ang nature ng nanay, di ba? Lahat ng dapat gawin para maibigay lang sa iyo yung pinakamasarap, pinakamaganda at pinakamahusay na produkto, gagawin niya. Kaya ang tawag namin sa mga vendors sa eskaparate, in general, nanay, no? Kahit na may mga tatay dito, kahit na may mga kuya, may mga ate. Dahil yung description ng nanay ay maraming binubuo sa kaisipan ng mga tao. Dahil yung mga kalidad ng mga nanay, tapat yan. Lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya dahil sa pagmamahal, no, sa kanyang pamilya. At yan ay dedicated sa pamilya niya. Yan ang kalidad ng iskaparate.com. Yan ang gusto naming palabasin sa mga tao. At gusto namin lahat ng vendors sa iskaparate ay consistent dyan ang kanilang mga produkto at ang kanilang ginagawa at ang kanilang behavior o pagkilos sa loob ng platform. At balikan din natin yung inyong journey sa iskaparate. Dahil hindi naman pagpasok nyo sa iskaparate isang stage yung pupuntahan nyo tapos nandun na lang kayo forever. Gumagalaw kayo sa loob ng iskaparate platform. Nagkakaroon kayo ng movement from one level to the other. Sa ngayon, yung mga nag-uumpisa sa iskaparate ay nag-uumpisa bilang affiliate store. Wala po sa inyo ngayon na nandito ngayon ang affiliate store. Lahat, karamihan sa inyo ay iskaparate seller na tinatawag. Yung affiliate store kasi mga entrepreneur yan na hindi pa namin nakakalap lahat ng kailangan namin impormasyon tungkol sa kanila. At hindi pa rin kompleto yung mga binibigay nila, mga larawan, mga produkto at mga presyo. Kaya nandyan lang sila sa iskaparate, online din sila, pero affiliate pa lang sila. Pag nabuo na nila yung mga kinakailangan, ginagawa na namin silang iskaparate seller. Meron na silang sariling tindahan sa iskaparate. Doon sa tindahan, alam nyo naman yun, pinapakita namin yung larawan nyo, siguro mga one or two sentences about you, yung iba mahaba, mga dalawa, tatlong paragraph, no? Ito yung mga naunang vendors sa iskaparate. At ang pangatlong stage na gusto namin marating nyo lahat, ay dadating kayo doon sa e-commerce. Ang ibig sabihin ng e-commerce, yung produkto nyo na lang ang pinapakita sa plataforma at hindi na yung inyong page. Ipapakita ko sa inyo example niya, no? Punta tayo sa website natin. Di ba? Ito yung website natin, ano? Iba nga lang itsura ng menu sa computer kaysa sa inyong telepono. Pero sa inyong telepono, makikita nyo rin may homepage. Meron ditong buy food, merong buy lifestyle and essentials, merong visit our bazaar, merong community malls, at merong find a karinderya. Yung mga kasama natin dito na taga Kasagana ka o K-Coop, alam niyo kung ano yung karinderya ng K-Coop. Merong karinderya project sila na kung saan siguro mga 300 karinderya yung kanilang pinili at sinanay. At sinisiguro nilang maayos ang mga food hygiene practices nito mga to para maging kaaya-aya at malusog yung kanilang mga produkto. Sabi ko kanina, affiliate store. Pag ikaw ay bagong vendor sa iskaparate, dito ka mahanap, visit our bazaar. Ito yung other sellers, ito yung mga affiliate stores. Ito yung mga hindi pa kami kumpleto ng impormasyon. Kaya kulang pa yung aming basehan para
tumaya sa kanila para sabihin na, sige, ito kailangan talaga, pwede na talaga itong makadaupang palad natin sa mahabang panahon, makasama natin sila at magbebenta sila sa eskaparate. Pero binibigyan namin sila ng pagkakataon pa rin maging online. Kung makikita nyo, iba ang kanilang page. Tingnan nyo sila, no? Iba yung kanilang itsura ng kanilang tindahan kaysa sa inyo. Yung sa inyo mas detalyado. Yung eskaparate seller naman, kayo yon, karamihan sa inyo, ito yon. Yan, visit our bazaar. Yan. Ito yung mga karamihan sa inyo nandito, no? At itong itsura ng inyong page, di ba? Meron kayong litrato, pinapakilala namin kayo sa customer. At merong mga isang statement tungkol sa inyo, tapos pinapakita na namin yung produkto nyo, at binibigyan namin yung customer ng paraan para makontak kayo. Okay. Bakit namin ginagawa ito? Balikan natin yung inyong kabataan. Although yung iba sa inyo, batang-bata pa rin man hanggang ngayon. No? Nung kayo ba dalaga pa, no? At tapos na kayo halimbawa sa pag-aaral at sa isip nyo, ready na akong magpamilya at mag-asawa. Okay. So maaaring nung panahong yun, wala pa kayong boyfriend. No? Kung ngayon ang intention mo ay magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mahusay na asawa, hindi ka nagtatago. Di ba? Dapat magpapakita ka, lalo na sa mga lugar o sa mga grupo na kung saan nandun yung mga tipo ng lalaki na sa tingin mo gusto mong mapangasawa. Di ba? Hindi ka naman nagpipresenta magpakita sa kanila, kundi huwag ka lang magtatago para makita ka nila. Di ba? Kaya naman, pinapakita din namin kayo sa mga customer para isipin ng customer, ito pala si Nanay Concepcion. Okay? Di ba mas maganda yung pakaramdam mo kung nakausap o nakita mo yung nagbebenta. No? Dahil, remember, yung online, marami diyang scam, marami diyang lokohan. Pero kung ito, nakita mo si Nanay Concepcion, di ba mas lumuluwag yung pakaramdam mo na nakilala ko yung seller. Okay? Pagkatapos, siyempre, ang intention mo, ibenta yung mga produkto mo. Pinapakita na namin yung mga produkto mo at nandito yung presyo. Nandito yung contact details at ngayon nandito yung iyong link. Ayan. 'Di ba? Ito mga nakaraang linggo, sabi namin, ipadala nyo yung inyong link sa mga tao. Okay, ngayon, meron akong hiling kasi nasa mga 34 ang nandito ngayon tao, no? Alam ko lahat kayo katabi niyo yung telepono ninyo, no? Dahil madalang naman kayong lumakad o lumabas ng bahay o ano man ang gawin na hindi nyo katabi yung telepono. Dahil yan ang lakaran ngayon eh. Di ba? Ganyan kalakaran para hindi ka makaka-miss out ng kahit anong mensahe para sa'yo, katabi mo palagi. Ngayon, alam nyo ba kung ano ang inyong link? Nako, pag hindi nyo alam, mortal sin po yan sa eskaparate.com. Biro mo, meron ko yung tindahan. Hindi nyo alam ang address ng tindahan nyo. Paano nyo ipopromote yung tindahan? Isipin nyo kung meron kayong physical store. Halimbawa, nagtayo kayo ng isang tindahan sa kanto, kalye. Tapos, tatanungin ng mga customer, nasa yung tindahan mo? Sabihin mo, andyan lang yan, andyan. Makikita mo yan. Hindi mo maibigay yung exact address. Hindi mo masabi na, alam mo, kung galing dito, mga 10 bahay o 10 building, makikita mo na yung tindahan ko, yung kulay berde, yung labas, at merong nakaparada palaging tricycle sa harapan, yung sa asawa ko yun. Yun ang tindahan ko. May nakikita kang, may naamoy kang masarap na barbecue na iniihaw doon. Yun ang tindahan ko. Di ba? Ganyan din sa negosyo eh. Di ba? Pag yung iba sa inyo na dati nagtrabaho, nag-empleyo bago naging negosyante. Halimbawa, salesman ka, no? Nagbebenta ka ng computer at pupunta ka sa isang customer. Sasabihin mo sa customer, ito yung aking calling card.
Di ba? Yung calling card mo, nandun yung address at telepono. Bakit? Bakit mo binibigay yun? Di ba? Para yung customer, maring hindi siya bibili sa'yo ngayon. Pero itatago niya yung calling card mo. At darating araw, mangangailangan din siya ng computer, makikita niya yung calling card mo, sabi niya, oh, okay, dito ako mag-umpisa, tatawagan ko itong taon to. Dahil nakausap ko ito dati, at mukhang mabait na tao ito. Kaya lang, nung panahon na yon, hindi pa ako nangangailangan ng computer. Ngayon nangangailangan na ako, tatawagan ko siya. Yan ang inyong link. Sa online kasi, wala nang calling card. Ibibigay mo yung link. Mas madali na ngayon dahil iti-text mo lang yan eh. At saka yung calling card, nawawala. Di ba? Pag binigay mo yung calling card mo, lalagay sa pitaka niya. Kung yung pitaka niya ipinakailaman ng anak o nadukot, wala na yung calling card. Pero ito, papadala lang yung link sa telepono. Palaging nandun yan sa telepono. Unless burahin niya talaga yung natanggap niya na link. Okay. So ngayon, lahat kayo, katabi niyo yung telepono niyo. Pwede ba, pakiusap ko, type niyo yung link niyo ng tindahan niyo at dalawin niyo yung inyong store. Meron akong madala sabihin, pag ginagawa ko to, pinapapunta ko yung mga vendor sa kanilang store. Maraming nagsasabi, ano na nga ba yung aking link? Hindi niya alam. No. Pag hindi niyo po alam ang inyong link, itanong niyo lang kay Jomar o kaya kay Ma'am Jo. No? Alam niyo naman kung paano sila kontakin. No? O, maski sa akin, itanong niyo, bibigay ko inyong link. Okay? Punta po kayo sa inyong link using your telephone. Dalawin niyo yung inyong store. Okay, I will give you a few seconds para gawin yan. Madali lang naman eh, di ba? Ngayon, may isa pa rin paraan para malaman niyo inyong link. Halimbawa, hindi niyo makontak agad si Jomar. Tapos, inahanap niyo na yung link niyo kasi nakalimutan niyo o nawala sa inyong telepono. Okay? Pwede rin dito sa search box na to. No? Dapat kasi familiar kayo dito sa website natin. Ano? Kung ikaw si Nanay Rosalinda de la Cruz, type mo lang Rosalinda. No? Lalabas yung mga Rosalinda sa eskaparate. Ito Rosalina tong isa. Ito si Nanay Rosalinda. Okay? Pag kinlik niya yung read more, ito na. Yung kanyang page, yung kanyang store. Ayun, ang kanyang link. Kita na niya. Ngayon, pwede na yung ipadala ng ipadala yan sa mga potential customer para maraming dumalaw sa kanyang store. Okay, siya nagtitinda ng peanut butter. Okay, ngayon, tanong ko, kayo ba dinadalaw niyo yung inyong store araw-araw? Kung kayo ba merong tindahan na physical, itinayo niyo nando sa kanto, hindi ba pupuntahan niyo yan araw-araw? Hindi ba minsan nga diyan kayo nagbababad? Mas mahaba pa yung oras na ginugugol niyo diyan kaysa sa nasa bahay. Kasi yan ang hanap buhay niyo eh. Ganyan din ang online store. Puntahan mo din siya araw-araw. Huwag mo sabihin na hindi na ako pupunta ngayon kasi nakita ko na yan eh. Alam ko na itsura ng aking online store. Alam niyo ba? Habang tinitingnan niyo yung inyong online store, napapansin niyo kung ano ang kakulangan. Parang ako eh bagong kasal. No? Siguro mga 2 taon pa lang kami mag-asawa nung misis ko. Mapapansin ko, tingin siya ng tingin sa akin. Sabi ko, mag-apo na tayo magkasama. Bakit tinitignan mo pa ako palagi? Sabi niya, kasi tuwing titignan kita, parang may nagbabago. Okay. Sabi ko, oh, ano ba nagbabago eh? Yung mukha ko talagang ganyan na. Bukod sa tumatanda ako at saka tumataba, eh hindi na magbabago yan. Sabi niya, pero meron ako mga napapansin ngayon na dati hindi ko napapansin. Sabi ko, halimbawa, ano? Sabi niya, katulad nung buhok mo. Palagay ko kung iba ang suklay mo, mas maayos. Mas maganda itsura mo. Diba? Kasi tingin siya ng tingin, na-obserbahan niya yung mga dapat ma-improve, mga dapat baguhin. Ikaw din,
tingnan mo palagi yung iyong tindahan. Kita mo, yung mga produkto mo, tama ba ito na ganito yung picture? O pwede ba akong gumawa pa ng mas magandang photo ng peanut butter at yun ang ilagay ko rito para mas nakakainganyo? Diba? Kasi pinopromote mo yung iyong tindahan eh. Diba? Parang kung sa mga lalaki, kung nanliligaw ka, di ba, nagpapakatino ka pagdalaw mo na sa nililigawan mo. At kung ikaw naman yung nililigawan, eh, ke-type mo yung nanliligaw sa iyo o hindi, pagdadating siya, nag-aayos ka, di ba? Siguro mo na pagdating niya, mukha kang malinis, at mukha kang masaya, mukhang kaiga-igaya ang itsura mo. Dahil ganyan talaga, pag merong ibang tao, gusto mo, maayos ang itsura mo. Okay. So, tapos titignan mo yung address mo. Ah, ito pala yung luman number pa yung nandito. Dito sa contact details. Eh, dahil kailangan baguhin ko na to. At pati email ko, hindi ko na ginagamit to. Kailangan baguhin ko na. Kaya ngayon, tatawag ka kay Jomar o kay Ma'am Jo, sabi mo, ma'am, ito pong picture ko, pwede ko bang palitan? Kasi mukha po akong mas matanda dito eh, kaysa sa tunay kong edad. Maraming gumagawa niyan. Pwede yung gawin. Yung mga ibang nanay, sasabihin, sir, palitan ko naman yung litrato ko dyan. Yung in-upload nyo sa website kasi haggard ako dyan. Ayoko ng picture na yon kasi gusto ko yung mas maayos, mas mukha akong bata. O sige, padala ka ng bagong picture para yun ang mailagay namin. At sasabihin niya, sir, may bagong produkto. Bukod sa peanut butter, gumagawa na ako ngayon ng atsara. Pwede ko ba ipadala rin yung picture at bigay ko yung presyo? O sige, pwede yan. Anytime po yan, walang limit yan. No, anytime kayo magpadala sa amin bagong picture, magpapalit ng information, magpapalit ng presyo, gagawin namin yan dahil yan ang trabaho namin bilang tagagawa ng inyong tindahan. Okay, yan ang aming negosyo, gumawa ng mga tindahan para sa aming mga vendor. Okay? So yan, kaya pag-promote ng inyong store, ng inyong site, eh kailangan pinagbubuti nyo kasi gusto nyo maraming dumalaw sa inyong store. Di ba? Kung ikaw ba nung dalaga ka, mas gusto mo ba yung walang dumadalaw sa'yo kaysa yung maraming dumadalaw? No? Of course, doon sa mga dumadalaw, kalahati doon siguro ayaw mo sa kanila. Kalahati naman, eh pwede mong entertainin dahil mukhang maayos, mukhang mabait, matino, matalino, at very magandang sense of humor. So gusto mong nakakausap. Okay. So dumadalaw. So kung wala kang dalaw, di ba nakakalungkot? Di ba parang marami akong alam na ganyan na nadidepress sila dahil sabihin, eh mukhang naiiwan na ako ng biyahe. Kung yung last trip ng train, eh nakaalis na at hindi ako nakasakay. Okay. So yan ang inyong store, pinopromote nyo yan, gusto nyo maraming dumalaw. Bakit? Bakit gusto nyo maraming dumalaw? Dahil kung walang nakakita sa inyong store, walang bibili. Paano bibili sa'yo? Eh, hindi niya alam, hindi niya nakita yung tindahan mo. Hindi naman niya nakita yung produkto mo. Walang bibili. Di ba? Ngayon, maraming dadalaw sa'yo. Pero lahat ba yan bibili? Hindi. Hindi ibig sabihin pag dumalaw, magpropose na ng marriage sa'yo kung dalaga ka, di ba? Dumadalaw lang siya. Siguro, kinikilatis ka rin niya at kinikilatis mo rin siya. At darating panahon na maaaring isa sa kanila magsabi na okay, gusto ka niya mapangasawa. Okay? O gusto ka niya. Okay. So, ganyan din ang customer na dumadalaw sa website. Nakita niya, ah, ito, peanut butter. Eh, parang hindi ko pa type ngayon kumain ng peanut butter eh. Pero darating araw, pag naghahanap na siya ng peanut butter, isip niya, nakita ko yung dati, yung online store ni Nanay Rosalinda. Balikan ko nga.
Eh, since binigay niya sa akin yung link, nasa telepono ko pa, eh di click ko na lang yung link. Okay. So yan ang tindahan ng escaparate seller. Diba? May sinabi rin ako kanina. E-commerce naman. Yung e-commerce, ito yung sa dalawang item na to sa menu. Buy food. Pag kinlik mo to, click mo beverage ba? Sweets and desserts? Fresh produce? Cheese, dips and spreads? Or ready to eat? Let's say, i-click natin itong ready to eat. Makikita mo na rito yung mga produkto ng mga nanay. Hindi mo nakikita yung kanilang litrato. Ang nakikita mo yung kanilang produkto. Pero alam namin kung sino yung mga nagsusupply nito. No? Halimbawa, itong longganisa. O, alam namin, ito si Nanay Teresa Dupaya, no? Yung nagsusupply ng vegan longganisa. Kasi dito, bumibili yung customer na hindi na nakikipag-usap sa inyo. Doon kasi sa una kong pinakita na online tindahan, nakikipag-usap muna yung customer. Tatawag sa inyo, sabihin, alam mo, nakita ko yung pinakita mong peanut butter doon sa iyong website, yung big, yung presyo ganito. May tawad ba yon? E kung bibili ako ng 500 bottles, magkano kaya ang discount makukuha ko? At pwede ba bang ipadala sa akin in 3 days? Okay. So, ganun ang nangyayari sa escaparate seller. Pero dito, hindi na. Pag nagustuhan niya yung produkto mo, diba ito, vegan longganisa, kiklik lang niya to, no? Ayan na, add to cart. Ito, ibig sabihin, kung talagang desidido siyang bilhin ito, add to cart na siya. Okay? Ito na. At pag dito, nag-proceed to check out siya, tatanungin na yung kanyang credit card. Naku, ayan na. At saka yung kanyang GCash para magbabayad na siya. At pag nagbayad naman siya, ikaw ngayon, Nanay Teresa Dupaya, eh obligado ka ngayon i-deliver yan. Eh, kasi hindi naman kayo kinakausap na eh. Di ba? Talagang nag-add to cart siya, nag-check out, nagbayad siya. Eh, hindi pwedeng tatawagan natin siya, sabihin natin, naku, hindi po makakagawa ng longganisa ngayon si Nanay Teresa. Hindi pwede yan. Kaya naman, hindi lahat sa inyo nasa e-commerce. Ngayon, yung karamihan siguro ng mga escaparate sellers, sasabihin, eh gusto ko rin dyan sa e-commerce para hindi na ako kailangan tawagan. Click na lang siya ng add to cart. Okay. Hindi po lahat pwede. Unang-una, yung mga taga-probinsya. Halimbawa, nakita ko kanina, nandito si Jingle Patong, diba? Taga Cebu siya. Hindi namin siya pwedeng ilagay sa add to cart pa ngayon. Kasi hindi, wala pa kaming paraan para i-deliver yung produkto ni Jingle. No, kung may order, tapos yung umorder, limba, taga Ilocos, order ng kanyang mga manika, no, papadala sa amin ni Jingle from Cebu, papadala naman namin from Manila to Ilocos. Wala pa kaming ganong facility. Pero kung Metro Manila lang ang iyong ang buyer, no, at meron naman kami stock, katulad nung mga organic soap ni Jonalyn Alivio, meron kami stock palagi niyan, o yung mga hindi napapanis. Halimbawa, yung mga bottled sardines, yung mga pesto bangus ni Nanay Raisa, meron kami palagi niyan. Eh, pag may umorder, tapos taga Metro Manila lang, i-deliver na lang namin. Yun, yung mga ibang produkto, hindi kami nag-iimbentaryo dahil katulad ng mga produkto ni Nanay Lani Buencamino, eh gatas ng kalabaw. Eh pag inimbentaryo namin yan, hindi namin na freezer yan, masisira yan. O yung kesong puti, kailangan yan naka-freezer muna, pero kung yung araw na yun, eh, balak mo na siyang kainin, eh, pwede mo na siyang ilagay sa refrigerator. Okay. So hindi kami pwede noon dahil wala naman kayong malaking refrigerator, eh, sa opisina lang namin iniimbak yan at iniimbentaryo namin. Okay. Kaya makikita nyo sa ating website, meron ditong nakalagay, e-commerce orders are processed weekly. Pag ikaw yung order Wednesday, by Wednesday, di-deliver yan. Ipoprocess yan by Thursday at by Friday, naka-deliver na yan. Kaya ng e-commerce. Eventually, gusto namin, lahat kayo, lahat, mapunta kayo sa e-commerce. Dahil I'm sure ang gusto nyo, yung hindi na kayo tatawagan, hindi na kayo kukontakin, makikipagtawaran pa sa inyo. Basta click na lang siya add to cart. Okay. Kaya
Ganun ang journey ng bawat isa sa inyo. Gumpisa sa affiliate store. Yung iba sa inyo, hindi na nag-umpisa sa affiliate store dahil dati wala naman tayong ganung kategori. Kaya tumalon na kaagad kayo lahat sa Escaparate Seller. Tapos, from Escaparate Seller, eventually, kayo lahat ay mapupunta sa e-commerce. Yung iba sa inyo, nasa e-commerce na. Halimbawa, si Nanay Jenny Navarro, nasa e-commerce na yung kanyang palabok, yung Lumpia Shanghai. Si Nanay Raisa, yung nagsalita sa inyo tungkol sa FDA. Nasa e-commerce na yung kanyang mga pesto bangus, pesto tuyo, yung mga bangus na galing sa dagupan. Si Nanay Lani, nandiyan na yung kanyang gatas ng kalabaw. Okay. Pagpunta nyo rin sa website, ngayon may makikita kayong bago rito, itong community mall. Ano itong mga community mall? Dapat alam nyo to kasi yung iba sa inyo, bahagi ng mga community mall. Gagawa kami ng maraming community mall. Sa ngayon, isa pa lang yung community mall na nagagawa namin. Pero magiging tatlo ito. Itong K-Mall. Yan isang mall kung saan pinagsama-sama namin lahat ng mga vendor na member ng Kasagana Ka. Kasagana Ka, merong 43,000 members yan. So pinagsama-sama namin dito sila para yung mga naghahanap ng mga vendor ng Kasagana Ka, dito lang sila pupunta. At dito, sasabihin lang nila kung gusto niyang bumili ng pagkain sa K-tindahan, gusto niyang bumili ng gamit sa K-tindahan, click lang niya, gamit. Okay. O kita niya yung mga baskets, mga handicraft. Okay. At kung ang gusto naman niya, dumalaw lang sa Tiangge. No? Dito, kiklik lang niya yung gusto kong maghanap ng o gusto kong mag-shopping sa K-Tiangge. Ito yung mga Escaparate Sellers. Yan, si Nanay Lily, si Nanay Marian. Nanay Marian, nandito kayo ngayon. Ano? Kung di ako nagkakamali, birthday month nyo ngayon. So, happy birthday in advance. Tatandaan ko kasi yan, nung una tayo mag-briefing, nung bagong organize tayo, yun ang birthday month ni Nanay Marian. At dito rin sa community mall, kung sa K-Mall ka pupunta, pwede rin maghanap ka ng karinderya. Diba, gugutom ka na. Saan kaya pwedeng kumain ngayon? Nang sigurado akong malinis at well-trained yung owner. Yan. Hanap ka ng karindere dito. Yan. Nasaan ka ba nung mga oras na yon? Nandun ako sa South Metro Manila, Bandang Caloocan. Yan. Hanap ka dito. Nandito sila lahat. Okay. Yan. Yan ang inyong website. Ha? Bahagi kayo ng website na yan. Kailangan dalawin nyo palagi. Paulit-ulit nyo dalawin. Paano namin nalalaman kung dinadalaw nyo? Alam nyo, meron tinatawag na Google Analytics. Ito ang itsura niya, no? Medyo komplikado, pero pinagtsatsagaan namin yan araw-araw. Busisiin. Nandito yung landing pages. Dito nakikita namin sino yung dinadalaw. Eh, halimbawa, ito. Click ko yung landing page, ha? O yung, okay. Click ko yung all pages. Ako, nawala siya. Oh, hindi bale. Pero dun sa Google Analytics, nakikita namin, halimbawa si Nanay Marian, ilang beses siya dinalaw ng kahit sinong website visitor within the last 30 days. Pag nakita namin, wala, zero. Ibig sabihin, maski si Nanay Marian hindi dumalaw sa kanyang tindahan. E paano kung dadalawin ng iba, ikaw mismo hindi dumadalaw sa tindahan mo. Diba? Kailangan puntahan mo yung tindahan mo. Okay, tapos pag nakita mo okay, ayos pa rin, wala akong gustong baguhin today. Sige. Sige, send out ka lang ng send out ng mga link. Kanino mo ipapadala? Kailangan ipadala mo yan doon sa mga tao na may chance ang magka-interest sa mga produkto mo. Hindi lang yung mga tao na porke kakilala mo siya, no? Padala mo ng link. Pwera lang kung pakikiusapan mo siya na pinsan, pinapadala ko lang itong link sa iyo ng store ko. Baka may alam ka na bumibili ng mga face mask. Padala mo nga sa kanya itong link na to para makita niya yung mga produkto ko. At baka bumili siya sa akin. Okay? Yun ang purpose ng pagpapadala ng link. Okay? So, importante
na pag kayo nagpadala ng link, ang intention ninyo, merong bumili sa inyo. Okay? Huwag yung ang intention ninyo, para ako yung manalo ng cash prize ng 2,000 sa Promoters Kaparate Contest. Wala naman masama doon. Gusto nga namin maglaban-laban kayo para manalo. May the best nanay win or may the best tatay win. Gusto namin, talagang nilagay namin yung prize na yan para madagdagan yung inyong incentive na i-promote yung inyong store. Eh, kung kayo naman sa isang buwan makikita namin less than 30 days, ibig sabihin maski kayo, hindi nyo dinalaw everyday, dumalaw man kayo less than daily. Okay. So, doon ako pupunta sa madalas kong sabihin, you know, matagal na akong naghahanap. Hindi ko alam na nandiyan ka lang pala. Diba? Minsan din nasasabi mo yun sa iyong minamahal, sa iyong nililigawan. Alam mo, matagal na akong nakikipag-usap, tumatanaw at nakikipag-date. Hindi ko naman sila nagugustuhan. Ikaw nandiyan ka lang pala. Hindi ko alam. No? Bakit hindi ko alam? Kasi nagtatago ka eh. Hindi ka nagpapakita. Hindi mo pinopromote yung iyong sarili o yung iyong store. I-promote mo. Huwag kang mahiya. Sabi nung dati kong boss, boss namin niya ni Evie sa isang bangko. Sabi niya, kung napakaganda ng produkto mo, bakit hindi ko alam? Ibig sabihin, kulang ka ng pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa iyong produkto. Ito, example lang. Alam niyo kasi, nung Hunyo, o nung July, nung month of July, nagpalabas kami ng mga ads sa Facebook. Alam mo, yung mga ads sa Facebook, pwedeng libre, pwede rin bayaran. No? Yun yung boosted ads na tinatawag. Pag binayaran mo yan, marami kang mararating. Alam mo, isang boosted ad sa Facebook, minsan sa isang araw, 100 ang nakiklik ng iyong site dahil boosted yung ad mo. Okay, so naglabas kami ng mga ad tungkol sa mga artists na nasa Escaparate at tungkol sa mga tatay na nasa Escaparate. At ito yung statistics. 30 days after namin nilabas yung ad, ilan ang dumalaw kay Nanay Melody? 82. 82 total visits. 69 ang visitors. Kasi may mga visitor na umuulit, na gustuhan yung nakita niya. Konti ang oras niya. Sige, sabi niya, balikan ko yung bukas. Babalik. Kaya 82 yung visits. Bago namin inilabas yung ad tungkol kay Nanay Melody, ilan ang kanyang visits? Isa. O, di ba? Makikita mo, pag yung pinopromote ang yung Escaparate, maraming dumadalaw. Pag hindi mo pinopromote, wala. Lalo na kung ikaw mismo hindi pumupunta. Kasi kung nung 30 days na yun, nagpunta si Nanay Melody sa kanyang tindahan ng 10 beses, no? Makikita namin dito 10. Di ba? Yan si yung iba. Ito bata pa si Ate Alessandria Espinueva, artist 'yan, no? Nung inilabas namin yung ad tungkol sa mga artists, 27 ang visits niya, 20 ang visitors. Bago namin inilabas yung ad, 0. Ibig sabihin, alam mo, meron kang tindahan, hindi mo pinupuntahan. Isayang naman ay sinali ka pa sa Escaparate kung hindi mo pala pinopromote yung tindahan. Pwede mo sabihin, hindi, binabantayan ko naman yung aking physical store. Oo nga, pero alam mo, ang pinakamaganda, meron kang physical store, o halimbawa, meron kang tindahan sa labas ng bahay mo, no? Meron kang maliit na kiosk o stall. Nandun yung mga barbecue, nandun yung mga siomay. Okay, pero maganda rin nasa online ka. Kasi yung iyong kiosk doon sa labas ng bahay mo, ang makakakita lang sa'yo, yung dumadaan doon sa kalyang yon. Pero yung nasa online, ilan ang makakakita sa inyo? Lahat ng tao sa mundo na nasa internet, pwede kayong makita. At lalo na tayo, yung ating website ay nasa Shopify. Alam niyo ba kung ilan ang dumadalaw sa mga stores sa Shopify in one year? 450 million people
ang dumadalaw sa Shopify every year sa iba't ibang mga tindahan na nasa Shopify. Hindi ba kayo natutuwa na isa kayo doon? Yung tindahan nyo, isa doon sa nasa Shopify na dinadalo ng 450 million people a year. Hindi ba kayo nangihinayang na hindi nyo pinopromote, na hindi nyo nakikita, na hindi siya nakikita? Okay. So, yan ang tanong. Meron ka palang online store si Escaparate, pero bakit hindi ko alam? Okay. At saka, paano ko ba makikita ang Escaparate store mo? Iba ba yan sa Facebook page mo? Iba yan. Alam ko, marami sa inyo meron ng Facebook page. Anong pagkakaiba ng Facebook page doon sa iyong Escaparate store? Yung Facebook page mo, ikaw lang ang nandun. Pupuntahan niya ng isang customer na ang interest lang niya yung mga produkto mo. Wala siyang ibang produkto pinagkaka-interesan. O wala siyang ibang vendor na gusto makita. Ikaw lang. Okay? Pupunta siya sa Facebook page mo. So, maring tanong mo, eh meron na akong Facebook page. Bakit ko pa ipopromote yung Escaparate store? Alam nyo, ang average na pages na dinadalaw ng isang visitor sa website, sa bawat dalaw niya ay 4. Sa Escaparate, ha? Ibig sabihin, 4 na tindahan ang kanyang dinadalaw. Maring yung isang visitor pumunta sa Escaparate, ang intensyon niya, puntahan yung store ni Nanay Marian. Okay, nakita na niya yung store ni Nanay Marian. Tapos sabi niya, may konti pa akong panahon eh. Magtititingin nga ako dito sa ibang tindahan. Titingin pa siya, on the average, titingin pa siya ng 3 pa. E malay mo, ikaw yung pangalawang tignan niya. Yung pangatlo o yung pang-apat. Yan ang advantage na nasa loob ka ng Escaparate. Kasi yung dumadalaw doon, eh, meron silang pinag-iinteresan doon sa 1,600 vendors. At bawat isa sa pinupuntahan nila, eh, dumadalaw pa sila ng 3 pang ibang pages. Kung ikaw yung pangalawa, pangatlo o pang-apat, malay mo kung sa'yo bumili. Diba? Kaya importante na pagbutihin mo yung performance mo sa Escaparate store. Ngayon, ang tanong, kumpleto ba yung informasyon sa Escaparate store mo? Halimbawa, kung binibenta mo, katulad kanina, peanut butter, sabi ni Nanay Rosalinda, ang big, ganito ang presyo, ang small, ganito presyo. Eh, di ba, pag bumibili ka ng peanut butter, tatanungin mo, ilang gramo ba yung big? Ilang gramo yung small? Oh, pwede mo naman sabihin, eh di itanong niya, mag-message siya sa akin, pwede naman talaga siya mag-message, kaya lang, sayang. Di ba? Magtatanong patuloy siya, ilan ba ang gramo ng iyong big at ilan grams ba ang small? Samantala kung nakalagay na yan doon, baka nag-decide na siya. O sige, pabili nga ng small. Pilit mo siyang inilalapit doon sa desisyon na bumili. At how do you do that? You do that by putting as much details about your product as possible. Halimbawa, yung gatas ng kalabaw ni Nanay Lani. Kung sinabi mo sa produkto mo na purong gatas ng kalabaw. Okay. O di yung naghahanap ng produkto mo, alam niya, okay, ang hinahanap ko talaga puro eh. Okay, pupuntahan ko to. Pero kung hindi mo sinabi, baka itanong pa sa'yo, puro ba yan o hindi? Pwede nagkaroon pa ng extra step bago siya bumili. Diba? Sayang. Huling tanong, nagpupunta ka ba sa Escaparate store mo? Eh kung hindi ka nagpupunta, why do you expect na pupuntahan ng ibang tao yan? May nagbabantay ba sa Escaparate store mo? Pag merong tumawag, merong nag-email, hindi mo sinagot. Kapareho lang yan nung meron kang tindahan sa kanto, merong pumunta doon, nakita niya walang tao. Anong gagawin niya? Kung maayos na tao yan, sasabihin na lang niya, hindi na ako babalik diyan kasi wala naman nagbabantay eh. Kung hindi maayos na tao yan, baka kunin pa niya yung produkto mo. Dahil walang nagbabantay. Diba? Kaya yan importansya na pinopromote mo yung store mo at naghahanda ka sa maaaring mangyari dahil pinromote mo yung iyong store. Remember, kung nagkaroon ng 82 visits si Nanay Melody noong June o noong July, ano ang posibleng mangyari? Yung dumalaw na 82, baka 40 doon mag-message sa'yo. Baka sa 40, baka 5 ang bumili o tumawad. Diba? Okay. So, paano natutuklasan ang isang produkto? Una, kung nakalagay yan sa iyong tindahan na physical,
nandun. Pero sabi nga natin, tsamba lang eh, nadaanan eh. O referral ng kaibigan. Sabi ng kaibigan ko, punta ka dyan sa kanto. Dyan ang masarap na barbecuehan at malinis at mabait yung nagtitinda. Kaya hindi ka dadayain. Okay, tsamba. Pwede rin virtual. Pwede rin organic search. Yung organic search, yan yung mga naghahanap halimbawa ng isang produkto at wala naman siyang kilala na seller. Halimbawa, naghahanap siya ng chinelas. Pupunta siya sa Google. Lahat mga alam niyo kung ano yung Google. Itatype niya ron, slippers. At maraming lalabas na option. Maring kasali kayo, maring hindi. Okay, pero very competitive yan. Yung mga unang lumalabas na first 10 pag sinerch yung slippers, gumagastos yung mga taong yan para mapunta sila dun sa front page. Okay, so ayaw naman natin na pag-gastosin kayo. Yung direct search, ito yung pag yung nakatanggap ng link mo, gusto niya, okay, pinadala ko ni Nanay Maria ng link. Aber, makita ko nga ano ba tong link. Click ko nga. Yan ang direct search. At yung social media referral, ito naman yung ginawa namin noon. Halimbawa, nilabas namin si Nanay Melody. Sabi namin, ito isa sa mga artist ng Escaparate. Nilabas namin sa Facebook at mayroong link. Yung nag-click ng link, makakarating doon sa online store ni Nanay Melody. So, yan lamang po ang gusto ko sabihin para ma-promote nyo yung inyong Escaparate store. Tandaan nyo, ang inyong objective, una, makita kayo. Makilala kayo. Maging kampante sa inyo. Kaya nga nilalagay na namin litrato. Dahil minsan, di ba, pag hindi mo nakita yung seller, kinakabahan ka. Di ba? Sabihin mo, paano kung bulok itong natanggap ko? Sino yung aking pagagalitan? Diba? Sino yung aking sisitahin? Kanino o magre-reklamo? Kaya gusto mo, mas maganda nakita mo. Kaya marami po pumunta sa Tiangge. Di ba? Marami, maski mga mayayaman na tao. Pag nalaman nila may Tiangge, pupunta sila. Ano yung Tiangge? Yung Tiangge, kapareho ng Escaparate yan. Eh. Marami nagtitinda. Tapos, bawat isa, pwede mong kilatisin. Bawat isa, ibang vendor kakausapin mo. Yung Tiangge, na halimbawa, ang laman lang ng Tiangge, eh, 5 tindahan. Malamang hindi puntahan yan. Pero yung Escaparate, eh yung Tiangge, ang laman yan, 1,500 stores. Eh di ba magkaka-interest kang pumunta? Sabihin, punta ako, ang dami kong makikita pala dyan. Okay. So, maaaring yung pumunta, naghahanap ng chinelas. So, una niyang pupuntaan sa Tiangge, pagtatanong, saan po ba dito yung mga nagtitinda ng chinelas? Ituturo sa kanya, doon sa dulo. Maliwa lang kayo dyan, sa dulo nandun yung mga chinelas. Tapos, bumili siya ng chinelas, nahanap niya yung gusto niya. Eh, nasa loob na siya ng Tiangge. Kumbaga, nasa loob na siya ng Escaparate. Sabi niya, teka muna, may naamoy akong masarap doon. Mukhang may gumagawa doon ng mahablangka na may latik. Eh, gusto ko yung latik. Hindi naman ako pumunta rito sa Tiangge para maghanap ng mahablangka. Pero nakakita ko na eh. Ang sarap eh. Kaiga-igaya. Puntahan ko na rin. Diba? Pagkatapos ng latik, eh, nauuhaw naman ako. Di, meron ditong gumagawa ng milk tea. Nakita ko, nandun lang, malapit. Puntahan ko na rin. Diba? At pagkatapos, naisip niya, alam ko yung mister ko, pag uwi mamayang gabi, eh, hindi pa kumakain yun. Eh, wala na ako oras magluto. Bibili na ako dito ng pansit palabok. Eh, para iuwi ko. Diba, ganyan ang behavior ng isang pumupunta sa Tiangge. Yung kanyang mga desisyon na bumili, eh, nangyayari lamang pag naandun na siya. Nag-uumpisa siya mag-isip kung anong bibilin bago siya pumunta sa Tiangge. Pero hindi yung 10 ang iniisip niya. Minsan isa lang iniisip niya. Minsan wala. Pupunta siya sa Tiangge. Sabi niya, bahala na kung ano makita ko ron. Siguradong meron. Dahil marami sila eh. Yan. Yan ang nangyayari sa Tiangge. Yan din dapat ang mangyari sa Escaparate. Ngayon, sino yung sa Tiangge ay nagpro-promote? Diba, pagpasok mo sa Tiangge, minsan may makikita ka sa labas, mga tao, nagbibigay ng mga sample. Diba? Halimbawa, isang kutsaritang peanut butter. Tikman nyo, iba-iba to. Iba. Alam ko, alam nyo yung peanut butter. Ibang klase ho ito, tikman nyo lang. Okay? Pag natikman niya, oh nga no, teka, asan tindahan mo? Sige, punta nga ako. Makabili ako ng 2 bote.
Diba? O meron na bang iba na sa labas namimigay ng mga pulyetos? Diba? O kaya meron naman mga wala naman siyang hawak ng materyales pero wala siyang tigil ng salita. Sinasabi niya, okay, sino po ang gusto ng masarap na leche flan? Pumunta lang po sa dulo at kumanang kayo sa bandang dulo ng kanan, nandun yung masarap na leche flan. Walang pinagkaiba yun doon sa kung ang asawa niyo, jeepney driver. Diba? Meron siyang barker. Yung nasa labas, sabi niya, oh, Quiapo, 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 Quiapo. Para alam niyo mga tao na papuntang Quiapo yung jeep na yan. Okay? Yun ang promotion. Pinopromote niya yung produkto o serbisyo. Okay? So, yan lang po ang gusto kong sabihin. So, kung meron kayong katanungan, nakahanda po ako. Joey, share ko lang dito yung well, tanong na comment ni Nanay Elvira Lolong. Sabi niya, yung iba po na pinadadalhan ng link, sinasadya nila na hindi buksan. Kasi po, natatakot sila na baka virus daw po. Marami kasing ganoon sa online. Kaya po ako, pag nagpapadala po ako ng link, may kadugtong na message na legit yung aking message at hindi scam. Tama. Tama yun. Alam nyo, pag nagpadala kayo, nag-post kayo sa Facebook ng link, maganda, samahan nyo ng message. Huwag lang yung basta link. Kasi yung link, karamihan ng mga scam. Link lang ang pinapadala. Yung mga virus. No? Pero pag meron kayong message, limbawa si Nanay Marian, takot sa aking face mask ang COVID. Okay. Di, syempre, magtataka yung nakabasa. Ba't matatakot ang COVID? Ang dami pinatay ng COVID sa buong mundo. Eh. Ba't takot sa face mask mo? Makakita nga yan. Diba? Click ko nga itong link na to. Okay. At saka, bibigyan ko lang kayo ng example sa pag-post ninyo. No? Para lang sa kabatiran ng lahat. Ano? Para mas madalinin yung magawa. Mas effective yung inyong pag-post. Punta tayo sa isang Facebook page. Limbawa ito. Punta tayo sa page ni Nanay Marian. Yan. Backpack. Yan. Si Nanay Marian Dayaw. Okay. Yan siya. No? Ganda ni Nanay Marian. Di ba? Happy birthday, Nanay Marian. Okay. Ito yung kanyang Facebook page. Sana active pa. Hindi, hindi pala yan. Nandito yung kanyang Facebook page. Ah, wala siyang Facebook page. Nanay Marian, wala pa kayong Facebook page. Buti pa, gumawa na kayo. Ay, paalam niyo sa amin ano yung inyong page. Hanap tayo ng iba. Si Nanay Rosalinda ulit. Tingnan natin. Ito yung kanyang Facebook page. Nandito, nilalagay namin eh. Para pag sinabi ng buyer, interesante itong si Nanay Rosalinda, puntahan ko ngayon yung kanyang Facebook page. I-click na lang niya. Nandun na siya sa inyong Facebook page. Ayan, si Nanay Ros. Okay? Ayan ang kanyang mga produkto. O kaya naman, maganda rin na nasa eskaparate kayo kasi yung inyong Facebook page, marami pang ibang laman yun eh, na hindi naman interesado doon yung buyer. Okay? Kaya, halimbawa, mag-post kayo. Ako pwede mag-post sa page ni Nanay Rosalinda. Alam niyo, pag kayo nag-post, siguruhin niyo isa lang ang link na naandun. Huwag yung dalawang link kasi pag dalawang link ninyo eh ang unang i-click niyan link, 'yun ang lalabas. Eh kung halimbawa, sabihin niyo pumunta sa escaparate.com at tanawin ang aking page na escaparate.com/Rosalinda-dela-cruz. Okay. Ayan. Pag tinat mo yung Rosalinda de la Cruz, yan ang lalabas, yung picture ni Nanay Rosalinda. Pero tignan nyo kanina, bago kay type yung kay Nanay Rosalinda, no, ito palang escaparate.com ang akin tinatype, iba yung litrato lumabas. Di ba? Kaya, para hindi mangyari yun, huwag nyo nang itype yung isang link. Escaparate.com, link din po yan eh. Yan ang link ng ating website. Tingnan nyo ang lalabas. Kung hindi ko sinabing
Rosalinda de la Cruz. Kung iskaparate.com lang sinabi ko. Post. Una, nawala tayo. Yeah. Okay. Hindi lumalabas yung isang picture. Yeah. Okay. Post tayo ulit. Subukan natin. Ito yung link ng iskaparate.com. Yan. Pag tinype ko, itong lalabas. Ito si, ano to, si Nanay Jofin. Siya ang ginagamit natin ngayon na poster girl ng iskaparate.com. Poster nanay. Iba-iba ang ating nagiging poster nanay. Yung unang-una nating poster nanay, kung natatandaan nyo, yung mga original, si Nanay Lea Mancera. Tapos nag-iba-iba yan. Ito ngayon ating poster nanay, si Nanay Jofin. Kasi, tinype ko na yung link ng iskaparate.com. Okay? Ngayon, subukan natin i-type uli yung isang link naman. Yung kay Nanay Rosalinda. Dot de la. Okay. Pag pinost ko, yun, no? Ang lumabas pa rin ay yung poster nanay. Kasi dalawa yung link eh. Ang importante, pag nag-post ka ng link sa iyong Facebook page, isa lang, siguruhin mo, isa lang ang pwedeng i-click. So kung yung paano gagawin yan, dito, ang gawin mo, huwag mong gawing iskaparate.com kasi ang iskaparate.com ay isang kumpletong link yan eh. No? So dadalhin siya sa webpage. Lagyan mo lang iskaparate. Okay? Pag ganyan lang ginawa mo, okay, at i-post mo yan, alisin mo yung iskaparate.com. Ito lang i-post mo. Kamali kasi tayo ng tinype. De la Cruz. Yan. Oh, di pa rin. Problema. Okay. Anyway, importante lang, tatandaan nyo, pag magpo-post kayo ng, nakita ko marami sa inyong nagkamali ng ganun eh. No? Pina-forward yung inyong link, nilalagay nyo sa Facebook page nyo, pero nandun din yung iskaparate.com at nandun din yung inyong link. So, ang mangyayari, yung tumitingin sa inyong page, may choice siya. Alimba ditong link ay kiklik ko. E paano pag kinlik niya iskaparate.com, doon siya pupunta sa homepage ng iskaparate.com. Diba? Hindi siya doon mapupunta sa inyong Facebook page. Dito siya mapupunta sa homepage. Diba? So, okay, i-edit nyo, testingin nyo o siguruhin nyo na pag nag-post kayo sa Facebook, isa lang ang link na nandun para pag nag-decide yung buyer na mag-click, yung tamang link ang kanyang i-click at mapupunta siya sa inyong page. Okay. Yeah. Thank you, Joey. Napansin ko, this session talaga is an awakening for many nanays, no? Kaya yung iba ay natatawa na lang sa sarili nila. Kasi binisita na nila kaagad-agad yung kanilang mga iskaparate store page, no? Eh, yun, natatawa sila kasi walang laman, mali-mali yung nandoon, pangit yung picture, pangit yung mukha nila. So, I think they know what is the first order of the day pagkatapos nitong seminar na ito. Hindi sila makapag-comment kasi I think nahihiya sila. Yung kakulangan. But you know, that's part of learning, di ba? Nahihiya tayo sa, ganyan pala, maraming kakulangan. Kaya nga importante na nag-a-attend ng seminar. Pangit daw kasi siya yung picture niya doon. O kahit man lang yun, mapabago na natin. Malagyan ng branding na tama. 'Di ba yung mga ating yung product natin, ano bang pangalan noon, ano bang gusto niyo information. So maraming mga tips na binigay sa atin ngayon si Joey at sana umpisahan na nating gawin. Bisitahin daw araw-araw, 'di ba? Hindi man natin ma-complete kung ano yung changes that we want sa first
first attempt natin, but if we visit it every day, sabi nga ni Joey, mas marami kayong makikitang na dapat nandoon na para mas maganda yung produkto ninyo na makikita ng ibang bumadla, di ba? Ayan. Magpapadala na sila ng mga pictures. O, tama, magaling. At saka, tama. Ang feeling ko, Joey, we may need to run this session again kasi marami hindi nakapasok at yung nakapasok kanina ay biglang nalaglag kasi, you know, the internet issue, no? Kaya, eh sayang, di ba, mga nanay? Sayang kung hindi nila malaman ito kasi basic lang ito. It starts with this basic information that you should know. And yun na, yung hinahanap ninyo na bakit wala naman akong contact, wala nagko-contact sa akin. Paano naman paano naman may magko-contact sa iyo eh yung contact mo kulang, yung contact information niyo. Oh, alam mo, Evie, maraming nakita na ako kasi dati ako mismo yung nag-upload ng mga page, no? Hindi ko na ako kwento sa mga nanay na nung maliit pa yung escaparate.com, ako lang mag-isa yung empleyado ng escaparate.com. Kami ng aking anak, no? Kami dalawa yung bumubuo. So ako mismo yung gumagawa ng mga page, mga store content. Tapos yung ibang stores, mali yung nailagay kong telepono. Siyempre, tanda na ako eh. Marami na akong mali pag malabo na mata. Tapos, ako rin nakakapansin na mali pala. Yeah. Mga 3 weeks later, napansin ko, kulang ng isang numero itong telephone number na nilagay ko. Bakit naman ako hindi sinitanong nanay? Yeah. Di ba? So, ibig sabihin, hindi, she doesn't care. Di ba? Parang, okay. Bale, wala sa akin yan. Kung tama yan, nandyan o wala. Hindi katulad ng ibang nanay na porsigido. Halimbawa, yung isang nanay, ewan ko kung nandito si Nanay Clarissa ngayon. Sabi niya, nung nag-briefing ako, nagbigay ako ng orientation dun sa mga bagong uploaded na nanay. Sabi niya, sir, yung edad ko, dinagdagan niyo ng 1 taon, ha? Nilagay ko kasi yung edad. Sir, mali ha, yung edad ko. Dinagdagan niyo 1 taon, bawasan niyo po. Okay. Okay lang naman sa akin. Maganda, ibig sabihin, sinusuri niya ng gusto yung contents ng kanyang store. Yeah. Para masabi sa akin kung may mali. Mm-hmm. Dahil bakit namin gusto namin tama? Eh kasi yan yung negosyo natin, tindahan eh. Mm-hmm. Diba? Eh kung mali, eh di para kipag gumawa tayo ng website. Yeah. Yeah, so merong mga may comment dito na si Nanay Maria Cecilia Latif, kailangan nga daw may follow-up seminar. Okay, pwede yung may follow-up seminar, pero ang hingi namin, itry nyo na kaagad itong mga sinasabi ni Joey. Kasi kung hindi nyo itry, next time around, maririnig nyo ulit. But, you know, conceptual lang lahat. So, kailangan itry ninyo. And for your information, merong mga nag-attend dito ngayon na umattend na noong patch 1, di ba? Kasi, yun na nga eh, it deepens your knowledge and your awareness. So kung trinay mo yan at mukhang hindi ka successful, the second time around that you attend, mas lalalim na yung kaalaman mo, di ba? But what is important is you try to improve what you need to improve in your escaparate page, no? Your escaparate store. Ayan. So magiging busy na si Jomar at maraming humihingi sa kanya ng appointment. Tita nyo, 2 years na kayong member, tapos ngayon lang natin gagawin ito. Okay lang, okay. Bago dumating yung ibang members, tayo na ngang mauna na matuto nito, no? Yeah. Alam mo yung mga, kwento ko lang, Evie, no? Mga 2 weeks ago, si Ma'am Jo, at saka yung mga iba naming kasama sa Escaparate, nagpunta sila sa Quezon City dahil marami doon mga PWD. Mga 17 yung nandun na gustong sumali sa Escaparate. Nag-fill up sila ng mga form at magjo-join sila. Hanggang ngayon, hindi pa namin sila uploaded. Bakit? Gusto kasi nila yung kanilang picture ay the best. Nag-hire pa sila ng professional photographer. Ngayon, sabi nila Ma'am Jo sa kanila, gusto nyo, kunan na lang namin kayo ng picture ngayon dito. Pati yung produkto nyo, kunan namin sa camera. Para i-upload na namin kayo. Sabi nila, hindi ho.
gusto namin, pinakamaganda yung aming picture sa buong website nyo. Yun, gusto nila talaga, mag-ibabaw sila. Paano nga naman? 1,500 kayo dyan eh. Gusto mo mag-ibabaw ka. Ganyan din yung mga taga-Pangasinan nung kinausap namin. Sabi ni Congressman Toff de Venecia, kasi siya nag-organize ng briefing. Sabi niya, gusto ko maayos ang isasubmit ng mga yan, ha? Hindi pwedeng kumpabara-bara lang. Kaya makita mo naman yung mga picture, yung mga photos ng products ng mga taga-Pangasinan, napakagaganda, napakalilinaw, napaka-sharp. At hindi naman kailangan ng professional photographer eh. Ang kailangan lang yung mga tamang kondisyon pag kumukuha ka ng litrato using your phone. Yung bang ang araw hindi nasa likod mo. Diba? Dapat yung araw nakaharap sa'yo. Para pagkuha ng picture, yung liwanag bumubusinag sa'yo. Okay? Tapos, huwag kang kukuha sa madilim na kwarto. Huwag ka nang magba-background ng kulay violet o kulay, you know, yung dark. Kumuha kayong white background. Pagkukuha ng picture yung produkto mo, huwag naman yung nakabalot. Kasi paano nila makikita na masarap pala yung, ano, yung produkto mo? Eh, nakabalot eh. Naka-gift wrap pa. O hindi. Hindi nila alam ano ba yung nasa loob. Diba? Okay, so are there other comments, questions na we would like to ask Joey habang nandito tayo? Although it's already 10:30 and we promised this to be a 1-hour session only, pero di ba napaka-interesting, kulang na kulang yung 1 hour. Iniisip lang namin kasi kayo mga nanay, yung mga ginagawa nyo at ang daming seminars na binibigay sa inyo. But anyway, we will put up another session similar to this. I will do it monthly para maka-attend even the newcomers, no? Isang point lang, Evie, baka lang makalimutan ko. Lately kasi nakakakita ako ng marami sa mga nanay, nagpo-post sa Facebook page sila. Ano, hindi sa Facebook page kundi sa Escaparate community. Sabihin, dalawin niyo po yung aking Escaparate store. Wala naman nakalagay na link. So, yung nakabasa. Nandun ang poster girl. Oo. Ano, yun paano niyan dadalawin? Hahanapin ka niya among the 1,500. Di ba? Kailangan ilagay mo na yung address mo. Kumbaga, kung merong gustong manligaw sa'yo at sa tingin mo naman eh, matinong tao, gusto mo siyang entertainin, ibigay mo yung tamang address. Diba? Para makita niya yung bahay mo, makaakyat siya, sa maka-greet niya yung mga magulang mo, makausap ka na maayos, di ba? Ngayon kung, di ba, alam ko gawain ng mga iba sa inyo, dalaga pa kayo pag hindi niyo type, binibigay niyo maling phone number o maling address. Hindi pwede sa customer, ibigay mo yung tama dahil gusto mo mahanap ka niya. Okay, so you have other words to say, Joey, before we wind up and close okay. Today? Yeah. Now, I assure you, o pinapangako ko sa inyo, na kahit ilang ulit natin itong gawin, itong session na to, okay lang sa akin. Dahil para sa akin, importante ay yung nakakausap tayo at nakakaalaman tayo ng mga dapat gawin ng bawat isa, no? At kung meron din kayong criticism naman sa Escaparate, open naman kami. Sabihin nyo, alam nyo, ang hirap kayo kontakin. O pag nag-submit kami bagong picture, ang tagal bago ma-upload. Okay, open kami sa mga ganyan para naman makapag-improve din kami. Okay, so let's move to my slide, Jomar, please. Kasi siguro nagiging clear na kung ano ba yung promote yung Escaparate contest, di ba? Hindi lang paramihan ng visit, tapos ikaw pa o family member mo lang. Parang we defeat the purpose of really announcing to the world what you are selling, no? Yung i-broadcast mo. So can we move to the next slide? This is,
I am showing to you again, no? Sabi ko nga, hindi naman ito ang pinaka-objective nitong session, but this is a side effect. If you push for your products online and be part of the digital space, Biska Parate. Merong mga prizes na kuha, no? For the Promote Your Iska Parate contest. And this is every month. For the month of August, yan, yung top prize for the month, yung pinakamaraming visits, no? 2,000 pesos nga yan. Yan. Now, yung second to 10th places, meron siyang matanggap na L'Oreal products. And we all love the L'Oreal products. Kahit ilang bags ang ipadala sa atin, di ba? We will welcome it. We will not say, ay, meron na po ako niyan. Okay. Ngayon, malayo pa yung month and kahit middle of the month, may winner na. Mm. So, kung top-notcher ka as of August 15, ang price mo ay 2 boosted social media. So, ang ibig sabihin ng boosted, paid for, but not by you, but by Iska Parate. Para sa inyong tindahan, and hindi lang once, pero 2 araw. So, nakita nyo naman kanina, or narinig yung sabi ni Joey, pag boosted yung sa social media ad, ang daming effect, no, ng visits, and 2 boosted yung libre para sa iyo, if you're the top notcher. Now, for the second to 10th places, as of August 15, meron kang isang paid social media ad from Iska Parate ng yung produkto o yung serbisyo ng 1 araw. So yan po, yan yung makukuha nating prizes. Okay, next page. Oh, andito na tayo, no? Actually number 7 and number 8. Yan yung habit na ginagawa natin in this session, no? Promote your Iska Parate page by forwarding to friends using social media and visit your Iska Parate website including your page every day. So may we request sino bang nandito? I saw Nanay Sara Del Mundo, right? Is around. She will read the habits of effective online seller. Is Nanay Sara still here? Or is it? Yes, ma'am. Ayan, Nanay Sara. Okay, so Nanay Sara, please read. Iska Parate doesn't. Ensure quality product photo designs on your page. 2, keep your page update for new products, service design, and any business information. 3, make your price competitive. 4, advise Iska Parate immediately of change, delay in production, or change condition. 5, reply promptly to call, text, and email message. 6, respond immediately to complaint or queries. 7, promote your Iska Parate page by forwarding to friends using social media. 8, visit your page every day. 9, request for feedback and review from satisfied shoppers. 10, deliver your commitment. 11, never stop learning. 12, pray and don't give up. Ayan. Salamat po, Nanay Sara. So, ito po ay binabasa salamat natin every time may seminar. Sana ngayon, little by little, nakukonkretize na sa isip nyo, yan pala yung ibig sabihin itong habit na ito. Diba? Oo, naiintindihan nyo na. Okay? Let's move to the next page. Is that, yan. Ito na yung portion na mag-smile tayo. Ano? Merong iba, ito lang yung hinihintay. Ay, kung masama ba sila ni Jomar? Jomar, isama mo naman sila. Okay? So, maraming nagpapasalamat sa iyo, Sir Joey. If you read the chat box, everybody is just so delighted and appreciable of the session. Thank you rin sa inyo. At saka magkakaroon din naman ng session uli si JB Borromeo.
ayun, mas lalong maraming may papamahagi si JB sa inyo dahil yun eksperto talaga sa digital marketing. Okay, are we going to smile? Yes, ma'am. 1, 2, 3. Smile po. Smile tayo. Kunwari tayo yung nanalo ng 2,000 pesos. Second shot. Okay. 1, 2, 3. Smile po. Second shot. Okay na po. Okay. Thank you po. So, yeah, last page. I think I'm into the last page. Yan. So, maraming salamat sa dumalo sa araw na ito, both sa Zoom at saka sa FB live stream. And reminder lang, no, ang next seminar natin, ito na yung kumikita ba ako, bookkeeping for mga micro-entrepreneurs. August 20 po, Sabado, 9 to 11. Inaanyayahan po namin kayo sa Escaparate office po. Oo. And then sa Zoom, also will be available. Okay, so thank you. Sir Joey, maraming salamat po sa inyong suporta po every time seminar. And you are our wonderful speaker this morning. Thank you po. Marami po natutunan. Okay. Thank you sa mga sinanay Cora daw nasa bangka. Okay. Safe travel po na. Hi! Thank you, Jomar. Thank you din kay Nanay Sara who read the escaparate. Okay, Dasen. Thank you. See you. Okay, thank you everyone. Thank you po. Get them some.